Hello guys, good day. Today is March 22, 2024. It is a Cavite day today. Kaya walang pasok sa school. Naisipan magkaroon ng kunting libangan. Mamamasyal kami sa lugar na tinatawag na parang, it is a place where it is like a forest and it's like a lawn. Punta tayo doon guys. So ginamit natin ang ating EMC Golf from Inuao para masubukan ulit kung gaano ka komportable, gaano kasarap imaneho ang ating EMC Golf from Inuao. Ito na guys, nagmamaniobra na tayo. Papunta na tayo sa parang, it is still a part of Cavite, in Langkaan 1, part of the city of the Sabanillas. From here, our point of origin is the subdivision called Westwood Highlands Subdivision. So this is our starting point and we're going now. Ang sakay natin dito is 1 and 2, isang grandson and isang wife, and driver pangatlo, and that is me. So marami na tayong mga turns, liko-liko nating nadaanan. May mga nakakasalubong na tayo at parang hindi ko feel yung bigat ng manibela. Napakagaan at napaka-komportableng i-drive. Habang dina-drive mo ang EMC Golf, mararamdaman mo ang gaan at napakadaling i-maneuver ang kanyang manibela. At ang brake naman niya guys, kapit na kapit. Pag inapakan mo kahit biglaan, hindi ka yung tamang parang mauumpog or parang maa-abrupt ka sa upuan mo ng pag-stop. Although dalawang gulong lang ang may brake nito sa likuran, pero yung kapit ng brake is sufficient talaga guys. At parang brake din ng kotse na hindi ka mag-alala na hindi kakapit. Sure ball ang kapit ng kanyang brake. So guys, malapit na tayong makalabas sa ating subdivision. At yung pagliko-liko guys, nakaka-enjoy. Magaan lang sa mga kamay, i-turn ang manubela whichever direction. Yung pa-turn ng left, magaan. Yung turn mo na papuntang right, magaan din. Kaya sa pagda-drive, kailangan talaga na ramdamin mo yung pihit ng manubela. Kasi if sa start parang maninibago ka, parang pag turn mo ng manubela parang hindi umiepekto, pero yun pala ay gumagalaw na yung gulong, meron na siyang pagliliko. Kaya sa every time na mag take a turn tayo dito sa ating EMC Golf, we will add additional na pag-iingat para hindi tayo ma-overturn sa mga likuan. Katulad dito ng pababa, medyo pababa itong side road na to. At hindi basta-bastang tatawid dahil daanan na to ng mga sasakyan. So you can rely the brakes here. Ito yung brake ng EMC Golf ay ano na siya, yung disc brake. So nakalampas na tayo guys sa babaan. Ito na yung tinatawag natin na Langkaan Road ng Langkaan 1.
Sa right side natin, guys, is yung tinatawag na Woodtown Subdivision. Start na tayo dito ng paahon. Kayang-kaya niya umahon. Of course, yung lakas ng ating EMC Golf at katulad din sa iba ring mga e-bike, kailangan din na loaded or well charged ang ating battery. So, nakarating na tayo, guys, dito sa parang off-road na ito, guys, at medyo dinaanan natin yung papasok nito. Medyo mabato-bato, may part na malalalim and madamo. Since this is part of the parang free part, at kaya rin naman niyang i-maneuver, nalampasan naman niyang mga bato-bato at mga medyo malubak-lubak na part na dinaanan natin. Kinaya pa naman ni EMC Golf. So, dito, guys, naghahanap tayo ng malilim kasi mag-i-standby tayo for a while para i-experience natin ang fresh air during the day. So, maneobrada tayo, guys, from left to right to front and forward, which is, I find it very easy to operate this EMC Golf. Walang kahirap-hirap, hindi mananakit ang iyong mga braso sa kapupwersa, kasi it hindi kailangan na puwersahin ang pagmaneho ng EMC Golf, dahil napaka-cooperative ang manubela, napakadali din i-transfer yung speed or yung mode gamit ang dial knob na meron noon yung selector where you can find the reverse, neutral, drive and sport mode. Ginamit natin lahat ng mga mode, guys, and we were not disappointed. Na-appreciate natin ang system ng EMC Golf. At after a few hours, natapos na natin ang ating pagpapahangin, pagpapapresko or pagparelax dito sa part ng parang, and we are going back home. Dadaanan natin ulit yung mga malalalim, hindi naman sobrang lalim, yung tipong kakayanin din ng mga e-bike. As you can see, gumagalaw-galaw ang ating sinasakyan na EMC Golf. As it is obvious na itong manubela ay parang nauga-uga. Ibig sabihin, may mga mabato na part, may kunting malalalim na part kasi hindi yun sementado. But for now, we will hit back on the road. Hinihintay lang natin ang tiyempo na pwede na tayong pumasok sa road. And here we are. Balik tayo sa road. Going back to where we started. Sa ating part ng ating right side na road, guys, is makikita natin yung West Beverly Hills na subdivision. Madadaanan natin yan every time na pupunta tayo, especially papunta sa Langkaan Elementary School. Back and forth. At sa unahan nitong ating tinatahak ay makikita din natin ang isa pang subdivision, yung tinatawag na Cedarwood Subdivision. As of now, guys, hawak ko sa kaliwang kamay ang camera at ang right hand ko ay sa manubela.
Dahil napaka-steady ng kanyang manubela, pwede mong bitawan ang manubela. At hindi ito papaling pakaliwa, neither kanan. Hindi siya papaling. Pag straight nga lang ang kalsada, pwede mong itutok ng straight ang manubela at bitawan mo na. It will drive straight ahead. But since ang kalsada natin ay hindi naman ganon ka-straight, may mga liko-liko, may mga bato-bato, may mga tipak-tipak, at especially yung mga turns, kailangan din natin iwasan ang tao, yung mga sasakyan sa gilid na naka-stop, iwasin din natin. And it's very comfortable to turn this EMC Golf drive wheel. Pwedeng-pwede guys, one hand lang, kayang-kaya na. So ganyan ka-comfortable, ganyan ka-easy, at napaka-smooth ang ma-experience mo sa pagda-drive ng EMC Golf. So, for my final comment for this vehicle or this electric vehicle, bibigyan ko siya ng mataas na grade.